Naloko ako. Na-scam ako. Pero mahal ko pa rin siya. Hi po. Ako po si isang OFW sa Malaysia. Narinig ko po sa mga reading nyo about sending story, kaya sinubukan ko po mag-email sa inyo. Isa po akong caregiver dito sa Malaysia. 7 years na po akong hindi nakauwi. Gawa ng ilang beses na rin naloko sa visa ko. Gusto ko lang po sana i-share ang love story ko. 4 years na po kami nagsasama ni Kate. Yes po, babae po ang kinakasama ko. Sa loob po ng 4 years, tinago namin ang relasyon namin. Gawa na di niya matanggap ang klase ng relasyon namin. Lumaki kasi siyang relihiyoso. Gawa ng both parents niya ay pastor. Kaya kinakahiya niya ang klase ng relasyon meron kami. Inunawa ko naman po. Kahit naman din po ako, ay di ko rin maamin pa sa sarili ko na babae ang nagpapatibok ng puso ko. Gayunpaman, lagi ko sinasabi na I'm always ready to make it public. Pero syempre, nirerespeto ko pa din na ayaw niya, kaya tinago po namin ang relasyon namin ng 4 years. Nakilala ko po siya sa training center ng OWA. Magkaklase kami, pero nagsimula ang bond namin nung minsan niyaya ko siya sa house kasi pinaghanda ko birthday ng papa, pag-alala sa namayapa kong ama. Kaya lang, gawa ng matinding emotion, nalasing ako at di ko siya na-entertain. Kaya the next off ko, niyaya ko siya para makabawi. Doon nag-start ang story namin. Fast forward, nag-rent kami ng buong bahay at nagsama. Ang saya at sarap nung una namin pagsasama. Masaya kami, mapusok. Hanggang sa nagpapasok siya ng lalaki sa bahay. Nasabi niya, kaibigan lang daw niya. Wala naman daw. Binigay lang niya susi para ipakuha ang maleta. Kilala ko yung guy. Yun yung sumundo sa kanya noon at nag-overnight sila sa Genting. Parang Bagyo ng Pinas. Kaya malakas ang hinala ko kung friend lang sila kasi napaka-open nila sa isa't isa. Kinain ako ng selos kasi nalaman ko pa na yung ATM na ginagamit namin, sabi niya sa driver ng amo niya, ay sa lalaki na yun pala. Una pa lang, nagsinungaling na siya. Ibang klase siya magmanipula ng emosyon to the point na ilang beses na ako nagpakamatay. Pero wala siyang pakialam. Tuwing nagtatangka ako, iniwan niya ako at hinahayaan sa kanya lahat pumapasok sa hood ko sa loob ng 4 years. Pinutol ko ugnayan ko sa pamilya at kaibigan ko sa utos niya. Delete ko na FB ko. Kaya sobrang galit niya nung may contact pa ako sa pamilya ko. Siyempre, sabi ko, di naman pwede putulin ko pamilya ko. Hinayaan naman niya sa loob ng 4 years lahat ng kita ko sa kanila na pupunta. Siya nagbabudget. Minsan humihingi lang ako padala konti sa nanay ko pero galit na siya. Sobrang tipid na din ako sa sarili ko kasi lagi kami bitin sa budget. Gawa ng ilang beses na siya na scam gamit ang pera ko. Sahod niya buo niya na ipapadala sa kanila. Ang sahod ko ay yung pangtustos sa gastusin namin. Madalas lumalabas pamilya niya tuwing sahod namin. Habang sa pamilya ko, padalang ng padalang. Padala ang padala ko. Binibigay ko luho ng pamilya niya. Pero di ako makaabot pag lumalapit mga kapatid ko. Pag may kailangan. Nung na-scam siya, nagsimula ang problema namin dalawa kasi lagi siya stressed sa pera. At kaliwa at kanan ang utang niya. Nabaon pati ako kasi ako ang tagabayad sa lahat ng utang niya.
habang ang sahod niya, di ko alam saan, di naman din nagsasabi. Napagod ako kakatrabaho nang wala akong natatanggap na sahod at gutom kasi halos di na ako kumakain sa pagtitipid. Pero mas napagod ako kasi wala siyang panahon na kumustahin ako o mag-alala. Kung may sakit ako, nagagalit siya pag pinapauwi ko. Ayaw niya. Gang isang araw, last year, nalaman ko nagbigay siya ng pera sa pinsan ng ex niya. Doon uli ako nag-start kasi alam ko yun magiging daan ng contact niya sa ex. Di ako nagkamali. Nalaman ko after a few months na nagpapadala siya ng pera sa ex niya. Kasi nadisgrasya. Tatay ng anak niya, kaya naawa daw siya. Pero nahuli ko lambingan nila sa chat. And worst, sa akin, wala siya oras mag-chat. Pero sa ex niya, updated niya lagi sa mga ganap niya. Kinain ako ng selos, lalo pa na sa bahay na nila, nakatira ang lalaki. Gawa daw ng walang work kasi baldado. Hindi naman daw siya nagpatira, kundi nanay niya. At siya pa ang nagbayad ng utang ng lalaki na 24K. Grabe, ako nagkakabaon-baon sa utang. Lahat ng gastos ako, pero di niya ako kayang tulungan sa gastusin. Kung tutuusin, di ko naman utang, pero ako tagabayad. Pero may mabubunot siya pag need ng ex niya. Wala naman daw siya love doon, awa lang. Pero lately, excited na siya umuwi kasi nandun na sa kanila ang lalaki. Hiwalay na daw sila, ayaw na daw niya. Pero hindi, ramdam ko at sa sitwasyon, mahal pa niya. Matagal na daw niya ako hinihiwalayan at ako lang daw ang ayaw. Di niya ako mahal. Oo, totoo. Ako lang ang kumakapit kasi mahal ko siya. Tinalikuran ko ang pamilya at friend ko para sa kanya. Todo effort ako. Binigay ko lahat. Siya, di niya magawa mag-sorry sa mga mali niya at di siya nagpapasalamat. Ako daw ang toxic. Basura daw ako kasi mapaghanap daw ako, demanding daw ako. Yes, demanding ako sa oras lang niya. Alam naman niya sobrang stressed ako at pag dyan siya, nakakapagpahinga ang kalooban ko. Ako daw yung taong tumutulong pero nanunumbat. Sabi ko naman, di ako nanunumbat, ang akin lang naman, napapagod din ako. Hindi ako ATM lang pag need niya. Galit pa magsabi, tapos di man lang makumusta. Hanggang 3 months ago, di ko na pinadiretso sa kanya ang sahod ko. Ako na may hawak ng salary ko. Dati, hiniwalayan niya ako. Pero bumabalik. Now, di niya makontrol ang pera ko. Tuluyan na niya akong hiniwalayan. Di na umuwi. Di na rin nag-reply sa chat. Minsan na lang. Okay lang, ayaw na daw niya at wala na daw siya sasabihin. Sawa na daw siya. Masakit sa akin, sobra. Naiwan ako sa bayarin at mga tao na nag-invest sa amin, ako napahiya at nabayaran ko utang. Sanla ko passport na lang. Visa ko, di ko alam kung aasikasuhin pa niya. May pera na sa kanya. Pag kinuha ko daw, di na niya aasikasuhin. Tas tinanong ko, ginamit na daw ng kapatid niya. Ang hirap para sa akin. Naloko ako, naskam ako. Pero mahal ko pa rin siya. Nagmamakaawa ako sa kanya. Araw-araw umiiyak, pero wala, ayaw niya. Ang sakit, ang hirap, ang bigat. Lumuhod ako sa Panginoon kahit papano,
pinagaan niya ang bigat. Pero nasasaktan pa rin ako. Paano mag-move on? Di ko alam. Umaasa pa rin ako hanggang ngayon. Nagmamakaawa. Naisip ko gayumahin na lang para bumalik sa akin. Sorry, di ko po alam paano mag-ayos ng sulat. First time ko po. Thanks po, Lonely Soul. Hello guys, hello mga ka-Pixie. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Welcome sa episode 7 ng ating kwentong ka-Pixie series. So thank you so much kay ka-Pixie Lonely Soul. Tama ba? Lonely Soul, yes. Ka-Pixie Lonely Soul, thank you so much for sharing your story. Masyadong masakit sa dibdib, ka-Pixie, ang iyong story, no? Pero susubukan nating basahin yung energy mo sa tarot. And magbibigay din tayo ng payo or advice sa inyo, sa iyo, para makatulong and gumaan ka naman yung iyong pakiramdam. Sa mga ka-Pixie natin na nanonood, mga ka-Pixie, kung nakaka-resonate kayo sa story ni ka-Pixie Lonely Soul, pwede kayo magbigay ng payo or advice sa kanya. Be careful lang, no? Be cautious sa pag-comment nyo. Be sensitive, be gentle. Kasi ito yung mga totoong tao na may mga totoong emosyon at totoong kwento nila ito. So, maging sensitive lang tayo. Wag tayo masyadong mapanakit at wag tayong mambash, mga ka-Pixie. Okay? So, gagamitin natin ang True Love Spread, ka-Pixie Lonely Girl, Lonely Soul, na sa akin yung kanyang full name and birthday. So, isa-shuffle ko muna tong cards, mga ka-Pixie. So, ito yung feelings, energy, or love energy. And ito naman yung energy mo, Miss Lonely Soul. Okay. So, gumagamit kasi ako ng signifiers, mga ka-Pixie. Very important ito, especially pagka personal reading. So, ito yung energy mo, Miss Lonely Girl. And then, ito naman yung love energy, love connection sa inyo. Itong first card, ito yung nagre-represent ng energy mo, okay? And alam natin, sinabi mo na nga sa email mo, sa letter mo, na talagang mahal na mahal mo itong person na to. Sabi mo, masakit para sa'yo, mahirap, na naloko ka, na scam ka, okay? Pero mahal mo pa rin siya. And nagmamakaawa ka sa kanya. And this is true, no? Kasi kitang-kita naman dito sa spread na to na talagang may pagmamahal ka sa kanya. Pero yung pagmamahal mo, very immature. Very immature yung pagmamahal mo kasi parang minamahal mo siya with an expectation na mahalin ka rin niya. So, parang gusto mo siyang mahalin pero gusto mo mahalin ka rin niya. Okay? Hindi siya yung pagmamahal na tipong hahayaan mo siya pag ayaw na niya. Yung tipong bibigyan mo siya ng kalayaan or freedom na mahalin ka or iwanan ka. Okay? Parang mahal mo siya pero gusto mo, mahal ka rin niya. Kasi immature love yun, ka-Pixie. Okay? Sabihin na natin, yes, mahal na mahal mo siya, pero gusto mo mahalin ka niya eh. Hindi ganun yun, ka-Pixie, kasi hindi natin pwedeng ipilit sa kanila na mahalin tayo. Kahit sino pa sila, kahit nasabihin natin na nakarelasyon natin sila ng matagal, kahit mga asawa pa natin yan, we cannot control them. We have to give them their free will to choose whether to love us back, di ba? Despite nung mga ginagawa natin sa kanila. So, ito yung nagre-represent ng iyong energy. And then, ito naman yung nagre-represent ng energy ng person mo. Ayaw na niya sa'yo. Gusto na niyang lumayo. Gusto na niyang magpakalayo-layo. Okay? Hindi lang sa ginawa niya. Kasi ginawa na niya, di ba? Nakipaghiwalay na siya sa'yo. Pero ang gusto niya, lumayo sa'yo. Ayaw na niya na maging party ka ng buhay niya. Kumbaga parang gusto ng person mo na mag-move on, na gusto na ng person mo na magsimula ng bagong buhay para sa person mo, end na yung relationship nyo. Okay? Para sa kanya, tapos na, wala na, nurer. Okay? Pero ikaw, umaasa ka pa rin na maging okay pa rin kayo, umaasa ka pa rin na balikan kanya or maging okay kayo, pero wala na, opposite na kayo, ganun na kayo, ganun na.
siya, pag ganun na, paalis na, ikaw ay nahabol mo pa siya or chinichase mo pa siya, pero hindi mo siya maaabutan. Kasi the more na hinahabol mo siya, the more na lalayo siya sa'yo. Miss Lonely Soul, okay? Or Kapixie Lonely Soul. And then, itong third card, ito yung nagre-represent ng characteristics, no? Itong connection nyo. Yes, merong pagmamahal at first, no? Merong pagmamahal at first, pero hindi siya sustainable. Hindi siya na-sustain, hindi siya sustainable. Kasi marami kayong blocks. Unang-una, she-she yung relationship nyo. Sikreto, tago, hindi vulgar. Kasi sabi mo nga, parehas kayo na relihiyoso. Hindi niya yun magagawang ipagmalaki. Hindi niya yun magagawang maamin, Kapixie, kahit kailan. Never, okay? The fact na tinago niya yan, 4 years, hindi siya pumayag sa'yo na aminin sa public yung relationship nyo ng 4 years, okay? Hindi niya yun aaminin ever. And yung pagbabalik ng kanyang ex, yung tatay ng kanyang anak, is malaki din yung impact sa relationship nyo, okay? So, yes, nandun yung connection nyo at first, pero hindi siya malalim. Hanggang dun na lang. Kung ano yung narating nyo sa relationship nyo from then till now, hanggang doon na lang yun. Hindi na siya madudugtungan, okay? Kasi ayaw na niya. Ayaw na niya. Ayaw na niya sa'yo. Ayaw na niya sa relationship nyo. Gusto niya na ng bago. Bagong buhay. Ayaw niya na maging parte ka ng buhay niya. Ayaw na niyang maging parte siya ng buhay mo. In short, ayaw niya na magkaroon ng connection sa'yo. Okay? Ito, itong strength card, mga Kapixie, Lonely Soul, no? This card, ito, ang person mo is, ginawa ka lang option, no? Ginawa ka lang option ng person mo. Ibig sabihin, nung wala siyang jowa, wala siyang love life, wala siyang makasama, wala siyang makausap, walang tumutulong sa kanya, nandyan ka. So, in short, parang ano, palipas oras. Okay? Sorry to say, Miss Lonely Soul, pero naging option ka lang dun sa person mo. Palipas oras. And habang may mahuhutot itong person na to sa iyo, gagawin niya. Habang meron kang kapang pakinabang sa kanya, mag-i-stay siya. Pero dahil wala ka ng pakinabang sa kanya, wala ka ng silbi, in short, para sa kanya, wala ka ng silbi, ganyan-ganyan. And even dun sa mga times na may silbi ka sa kanya, no? Kasi nasa kanya yung ATM mo, eh, 'di ba? Lahat ng pera mo nasa kanya. Nakikisama siya sa iyo pero dinidiscard niya yung feelings mo. Pwedeng ibig sabihin nakikisama siya sa iyo for the sake na magkasama pa rin kayo. Pero wala na siyang pakialam sa iyo. Okay? Ang pakialam na lang niya is yung ATM mo, yung pera mo, yung pinambabayad mo sa utang niya. Okay, ang saklap, no, masakit sa dibdib. Actually, nasaktan ako habang binabasa ko yung email mo. Parang feeling ko, ang sakit-sakit naman ito. Grabe naman, meron pala mga ganong tao. Pero, sorry to say, Miss Lonely Soul, hindi ka mahal nitong person na to. Option ka lang para sa kanya, okay? And, ayan, no, marami ng hirap, marami ng disappointment. Actually, kung parehas kayong disappointed sa isa't isa, disappointed ka sa kanya, disappointed din siya sa inyo. Sobrang ano to, sobrang malungkot, sobrang toxic, sobrang malungkot, sobrang nadadrown na kayo sa kalungkutan. And even if magsama pa kayo, let's say for example, bumalik siya, kunwari bumalik siya, may isipan niyang bumalik sa'yo, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago, mag-aaway pa rin kayo, hindi ka pa rin niya mahal. Okay, wala pa rin siyang respeto sa'yo. This person will always discard your feelings. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa'yo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kung ano lang yung pwede niyang makita sa'yo. Ganun lang. Okay, pero hindi ka nito papahalagahan. Hindi ka nito igagalang. Okay? So, in short, sorry for the word, pero parang scammer. Parang scammer itong person na to. Kapixie Lonely Soul. And I'm sorry na nakatagpo ka ng ganitong klase ng tao. And hindi mo to deserve, no? Kasi
tinalikuran mo yung pamilya mo, imagine, tinalikuran mo yung at pamilya mo at mga kaibigan mo para lang sa isang tao na ganun yung pag-uugali, di ba? You're giving that to yourself. Paano naman yung sarili mo, no? Naisip mo ba? Yung sarili mo, deserve mo ba yan? There are other she-she type of relationship na nagiging successful. Na talagang nakikita nila, that's something na hindi mo dapat kinakahiya kung ganyan ka talaga. No? Let's say, for example, excuse me lang. Ayan, sorry na. Sorry na ano ko na. Nasa med. There are like she-she relationship na, let's say for example si Ice Sigara at saka yung kanyang may bahay asawa. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Ice. Diba, she-she yung relationship nila. Pero they are very successful because they love each other. Pero sa case mo, hindi ganun, okay? Walang love, walang pagmamahal. At first, yes, meron. Pero it's not really love. Parang nakakita lang ng opportunity itong person na to para pagsamantalahan ka. Parang feeling ko pinaglaruan ka lang talaga nitong person na to. Pinaniwala niya na mahal ka niya. Pinaniwala ka niya na may feelings siya sa'yo. Okay? Pero ang totoo, ginamit ka lang niya para sa kanyang mga personal na pang personal gains. Okay? And eto na, the end na tong relationship na to. Eto kasi, with this energy mga kapiksi, eto yung mag-identify kung magiging successful ba to. Pero this is parang ending, eto yung puputol, no? With this sword energy. Parang magkakaroon ka ng kaliwanagan, realization na hindi tama itong relationship na to. And magfa-fly away, no? Yung person mo magfa-fly away yan, lalayo yan sa'yo. And yun na yung signal mo, yun na yung sign sa'yo na lumayo na siya, iniwan niya na ako. Palalayain ko na siya. Pero sana palayain mo, okay? Para sana palayain mo kasi hindi hindi tama eh. Hindi tama na shishi yung relationship nyo, pero hindi tama na manatili ka sa isang relasyon na nagkakasakitan kayo. Okay? Kasi nadidegrade yung value mo, no? Yung pagkatao mo. Kapiksi, lonely soul. Ang relationship is supposed to be helping one another, lifting one another. Dapat pinapakilig yung isa't isa. At saka hindi yan unrequited. Hindi yan isang side lang. Hindi pwedeng ikaw lang yung nagmamahal tapos siya hindi. Okay? Hindi pwedeng ganun. Dapat parehas kayo. Ang hirap mag-advise sa'yo kasi gusto ko mag-advise. Sige, mag-advise ako sa'yo. Pero feeling ko kasi hindi mo siya susundin. Okay? Kasi sabi mo nga, paano mag-move on? Nasasaktan pa rin ako. Normal yan. Lahat ng nasasaktan, lahat ng dumadaan sa breakup, nasasaktan. Lahat ng nasa healing, matagal mag-move on. Okay? Normal yan. Okay? Pero yung sinabi mo na naiisip mo na gayumahin siya para lang bumalik siya sa'yo or medyo off kasi yun eh. Kasi kung hindi ka mahal ng isang tao, bakit mo ipipilit yung sarili mo sa kanya? Diba? Paano naman yung sarili mo? Diba? Parang naisip mo ba yung sarili mo? Ganun ka na lang ba? Kadesperado or kadesperada? Well, dun sa email mo, yes, nararamdaman ko na talaga medyo desperate ka. No? Pero ngayon lang yan kasi masyadong masakit. Pero maka-move on ka din kasi time heal all wounds naman talaga. Pero kailangan mong magkaroon ng acceptance dito and forgiveness, okay? Kasi kapag walang acceptance, hindi mo tinatanggap na ayaw niya sa'yo, pero barahan na mismo yung nagsasabi sa'yo, Miss Lonely Soul, na ayaw sa'yo ng person mo. Sana tanggapin mo ito, no? Ayaw sa'yo ng person mo. Gusto niya na lumayo sa'yo. Gusto niya na magpakalayo-layo sa'yo. Ayaw na niya na may kinalaman sa'yo. Okay? Option ka lang niya. Hindi kanya mahal, no? Hindi kanya mahal, in short. So, sana tanggapin mo yung mga katotohanan na yan kasi barahan na mismo yung nagsabi sa'yo. Pero kung ipipilit mo, gayumain mo siya, pabalikin mo siya, wala na akong magagawa. Okay? kasi ganyan eh. Sometimes, kahit anong advice mo, kayo pa rin naman yung nasusunod sa love life nyo, diba? Pero yan ang nakikita natin sa energy ng readings nyo. Miss Lonely Soul.
Yeah, so pasensya na kasi lumalabas talaga dito sa mga bara. Hindi naman natin pwedeng lokohin, no, na hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo, ah, mahal na mahal ka pa ng person mo, babalikan ka niya. So, hindi ganun eh. Kasi ayaw talaga sa'yo eh. Papalayo talaga sa'yo to. So, ganun talaga yung nilalabas ng mga baraha. So, ang better na advice for you is to accept this fact, tanggapin mo siya, bitawan mo, i-let go mo, 'di ba? Yung mga ibon pag kinukulong mo, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Wow. Ganun yung person mo eh, no? Lalo yan magngingit-ngit, kapag kinulong mo yan, kapag inano mo yan, lalo yan magre-rebelde, lalo yan gagawa ng hindi maganda sa iyo. Okay? At saka wala sobrang napakalupit nitong person mo kasi talagang at saka ayaw na niya. So sana respetuhin mo rin 'yun. Okay? And don't worry, you just have to focus on yourself, focus on your healing. Meron tayong Ho'oponopono and self-love na subliminal dito sa ating channel. Pwede mo mapakinggan 'yon para makatulong sa iyo. And maglibang ka, mag-focus ka muna sa sarili mo, sa pamilya mo, bumawi ka sa pamilya mo, bumawi ka sa friends mo. Kapag okay ka na, kapag nag-heal ka na, dadating din ang tamang person sa'yo. Bata ka pa, no? Nasa akin yung birthday mo eh. Marami ka pang chance sa love. Pwedeng-pwede pang dumating yung tamang tao para sa'yo. So, mahalin mo muna ang iyong sarili and dadating din yung tamang person sa'yo. So, sana matuto kang mag-let go. Tanggapin mo ito and I wish you all the best, Kapixie. Okay? So, thank you so much, Kapixie Lonely Soul. Sa iyong pagbahagi ng iyong kwento, sa lahat ng mga nakabasa or nakinig nitong kwento niya, kung may mga advice kayo para sa ating Kapixie, pwede kayo mag-advise sa kanya. Kailangan niya marinig yun. And sorry, kung meron din kayong mga kwentong Kapixie na gusto niyong i-share at ibahagi dito sa ating channel, free tarot reading, free advice, and free features sa ating YouTube channel, mag-send lang kayo guys ng email sa ating email address, pinoypixietarot@gmail.com. Okay? Thank you all so much. Have a nice day. Bye-bye.